Okay, so our topic for today is Protozoa Part 1. So, please get your copies, sinina PowerPoint, and let's begin, okay? So, general properties of Protozoa. Again, pag sinabi na Protozoa class, this is a single, natandaan yung single-celled eukaryotic organism, okay? Pag sinabi naman na multi-cell, that is Metazoa, okay? Yan na. Protozoa ana kita, so tananin na didiscuss natin ya mga single celled organism. Okay, so they are classified based on organ of locomotion. Okay, organ of locomotion, tutuon ko lang na mention ko na ni last time sa natin pag discuss ang flagella, pseudopod, okay, cilia. Okay, yan usad-usad dun tas inda based on type of parasite. Okay, kasi ang iba na parasite may pseudopod, ang iba may flagella, ang iba naman may cilia. Okay, so kailangan memorize nyo kung sino ang may igwasina ng mga organ of locomotion or organ for motility. Okay, so not all protozoa are parasitic. Okay, dili daw tanan na protozoa or dili tanan na parasite na kosan sakit. Pag sinabi na parasitic, pathogenic. Okay, so dili tanan pathogenic na parasite. Okay, may mga iba na non-pathogenic, ibig sabihin dili nagakosan sakit. Okay, so although majority sa inda mga pathogenic nagakost talaga sa sakit pag naka-enter sa lawas natin, ano ba naman pag naka-enter sa lawas natin dili nagakost ng sakit. Ang tawag sa inda is non-pathogenic. Okay, so and some are capable of free living. Pag sinabi na free living, outside the human body, okay, independent sa host. Okay, ang tawag sila is facultative organism. Okay, again na magkaiba ang facultative parasite sa facultative bacteria. Okay, yung kamukha confused. Ang facultative bacteria, pwede may oxygen, pwede wala sa oxygen. Ang facultative parasite, pwede may host, pwede naman wala sa host or free living. Okay? Next, okay, due to their small size, they're usually diagnosed using microscopic examination class. Okay? So, amat kadalasan ni yan ginihimo sa laboratory or sa hospital, nagagamit sa mga sample, for example stool, urine and other body fluids. Okay, pwede ka magamit CSF, synovial fluid, pwede ka magamit sa blood. Okay, so iba-iba na sample pwede mo gamiton. Okay, depende sa types ng parasite. Okay, so unusual na ginagamit para ma-diagnose talaga ang parasite kay stool, kasi kadamuhan sa intestinal. Okay, pag intestinal parasite, usually stool ina siya ginagamit. Pag mga bloodborne naman, so blood ang ginagamit. Okay, so in terms of reproduction, okay, we have binary fission and sexual and asexual reproduction. Okay, binary fission, mangyayari siya kan flagellates, ciliates, and amoeba, while pag sexual and asexual naman kan sporozoa. Okay, so pa-memorize na lang sinin duwa na mode of reproduction sa parasites. Okay, so okay, the kingdom of protozoa. Okay, number one, we have the intestinal and urogenital protozoa. So makikita sinda sa intestine, so ini daw na upat. Okay, pwede siya makita sa intestine or sa urogenital tract natin. Pag sinabi na urogenital tract class, male or female sex organ. Okay, so Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, and say Balanthidium coli. Okay, number 2 naman, part 2 sa natong lesson, kasi part 1 pa lang kita. So part 1 din intestinal and urogenital, part 2 amo naman din isinda. So sa blood and tissue, din sila mahanap sa aton dugo, tag sa aton unod, tissue. Okay, sa Acanthamoeba, Naegleria, Leishmania, dapat wrong spelling yan ni class, pa correct na lang. Leish, may S dapat yun eh. Leishmania or hemoflagellates and trypanosoma. Again, example din sinasanduan ng hemoflagellates. Okay, si Plasmodium, tag si Toxoplasma gondii. Ini si Toxoplasma gondii, dito din ni i-discuss. Okay, so hanggang Plasmodium lang kita sa part 2. So, yun yung si Toxoplasma gondii, ito na yung discuss kasi di masyad common talaga sa Philippines. Okay?
So definition of terms ana kita. Okay, we first have the infective and pathogenic stage. Okay, utrunta lang na mention ko na inisan prelim naton. Okay, sa infective pag sa pathogenic. Pag sinabi na infective siya ang stage sa parasite na naga-enter na nagasulod. Ha, tandaan niyo ni class, okay? So enters the host. Okay? Or also, besides siya ang stage that is present in the parasite's source of infection. For example, usual source of infection, udo. Okay? So, pag may udo daw, okay, makikita mo dito na stage sa parasite kay an infective stage. Okay? Siya ang stage sa parasite na nag-enter sa host, siya din ang stage sa parasite na present sa source of infection class. Okay? So, pathogenic, okay, refers to the parasite that causes damage or disease. So, ini, sa infective, siya ang masulod sa imo. Okay, siya nagsulod sa imo. Now, pag ada na sa imo, pwede siya mag-transform or mag-evolve. Okay? Pag nag-evolve na ito siya or nag-transform, ito na stage na makakos ang sakit sa lawas nimo, ang tawag na sa ito is ang pathogenic stage. Okay? Now, masunod is diagnostic stage. Okay? Diagnostic refers to the stage of parasite that is seen through laboratory methods. Example is stool exam. Okay, na-mention ta kanina na due to their small size, they are usually diagnosed via microscopic examination class. So, kung nakapafecalysis na ka mo di, kung may nagpas stool exam, irong sina, may possibility na, okay, may nangyari na laboratory method. Ang mga ito, stool exam. So, kung ano man na stage sa parasite ang nakita sa microscope, amo ang tawag mo sa diagnostic stage. Okay? So, again ha, an infective, siya ang masulod. Pathogenic, siya ang nagakos ang sakit. Diagnostic, siya naman ang makikita mo pag gin-examine mo ang tao. Pag in-examine mo ang sample sa tao, okay, nakita mo sa microscope kung ano ito siya na stage and parasite, ang tawag mo sito is an diagnostic stage. Okay? Now, dito kita, cyst and trophozoite. Cyst, na-mention ko na ni last time. Okay? Tama ng trophozoite. Okay? Tandaan nyo ang cyst. This is the non-dividing, non-feeding, and has a thick protective cell wall. Okay? So, non-feeding, basically, di siya nagkakaon. Okay, wala siyang capability magkaon. Non-dividing, wala siyang capability mag-multiply or mag-reproduce. Okay? Di siya nagkakaon, di siya nakareproduce. Okay? And has a thick protective cell wall. Class, tandaan nyo ha, may cell wall si cyst. Ha? May cell wall si cyst. Usually found in the environment. So, nanong ka nakikita siya usually sa environment, kaya siya ang may cell wall. Okay? May cell wall, may protection siya. Kung may protection siya, makasurvive siya sa environment. Okay? And this is usually the infective stage. Okay? So, usually, nasa environment siya. Usually, nasa source of infection siya class. Okay? So, amin na si cyst. Okay? Tandaan nyo, non-feeding, non-dividing, may cell wall, okay? Found in the environment and is usually the infective stage. Okay, siya an infective stage sa parasite. Okay? However, this can also be the diagnostic stage. Okay? A class, usually infective stage siya. Okay, siya talaga an infective stage. Pero, pag nakita mo si cyst, ha? Pag, for example, nagpasan udo ang pasyente. Okay, nagpasa daw sa udo. Now, ginprocess ang udo, nakita mo na may cyst sa udo. So, ibig sabihin si ito, aside from, okay, maliban sa infective stage and cyst, siya din ang diagnostic stage. Okay, masasabi tayo na diagnostic stage ang unsad na stage sa parasite kapag nakita natin siya through laboratory methods. Through the microscope, nakita tayo na may cyst sa udo. So, ibig sabihin sa to, diagnostic stage man siya. Okay? Now, for trophozoite, kabalik tayo ni cyst. Siya ang nagakaon, nagafeed. Siya ang nagamultiply or nagareproduce. And aside from having a cell wall, may pseudopod siya. Okay, ano yun ang pseudopod?
Nano, ana, nasudopod. So, ang drawing gali sa cyst class o tronco ko lang. Okay, nalimutan ko. Pabilog siya, tapos may cell wall. Okay, pabilog siya. Baga siya itlog. Okay, ba siya fried egg. Okay? So, ini class, dili siya itlog ha, dili siya itlog na gina ano yun sa mga bulati na itlog ha, dili siya irog siniklas ha, again dili siya ang drawing baga siya fried egg pero dili siya itlog class ha, dili siya itlog na pareho sinan sa mga bulati baga na naga itlog ha, di si cyst class this is the, an adult form ini ha, adult form man nina asan parasite si cyst, okay, dili siya egg, okay, dili siya itlog na pareho sa mga bulate na nagapangitlog. Okay? While si Tropozoite naman, ang drawing niya, baga siya ang tadpole. Okay, baga siya ang tadpole class. Ini class na ikog-ikog niya, okay, ina siya na ikog-ikog niya, amin ang pseudopod na ginatawag. Ha? Ini siya si pseudopod. Ay, nang ikog-ikog niya. So, ikog-ikog, basically, this is the organ, okay, for motility. Okay, organ for motility in siya class, si pseudopod. So, ibig sabihin si class, si pseudopod or trophozoite rather, pwede maghiwag. Pwede siya makalangoy, pwede siya makahiwag. Okay, si cyst naman class, dili nakahiwag ha. Tandaan nyo, si cyst, dili nakahiwag kasi wara siyang pseudopod. Nano an may igwa si cyst? Cell wall. Okay, si cell wall gamit niya para makasurvive sa environment. Pero pag adto na siya dito, dili siya makahiwag. Si trophozoite on the other hand, nakahiwag siya. Okay, kasi may pseudopod siya. Ang problema naman kung magkato siya sa environment, dili siya makasurvive. Kinano kay dili siya makasurvive kasi wara siya sa cell wall. Again ha, si cyst may cell wall. Ha? Si cyst may cell wall, si trophozoite may pseudopod. Okay? Si cyst may cell wall, wara sa pseudopod. Si trophozoite may pseudopod, wara sa cell wall. Okay? Kung si cyst nakikita sa environment, trophozoite on the other hand found inside the host. So sa host siya makikita sa sulod sa tao. Okay? Safe siya sa sulod sa tao class. Okay? Pag sa environment papapatay siya. Okay? So this is usually the pathogenic. So siya nagakosan sakit class. Okay? Siya nagakosan sakit and the diagnostic stage. Okay? So pag makita man natin sa udo si trophozoite, pwede man natin na masabi siya na diagnostic stage. So aside consist kung sinus indan doan makita naton sa stool or sa udo, di amo itong diagnostic stage naton. Kung cyst lang, edi cyst lang. Pag trophozoite, edi trophozoite lang. Pero kung both sinda makita naton, edi sinda na dua. Okay? Pwede cyst lang ang pathogen ang diagnostic, pwede trophozoite lang ang diagnostic, pwede man both sinda. Okay? Now, let's define excestation and encestation. Okay? Pag sinabi na excestation class, this is the process in which the parasite exits, okay, the cyst form and transforms to a trophozoite. Okay? So, nag-exit cyst daw siya. Exits cyst. So, nag-transform ang parasite mo di class. From a cyst, nag-transform pa ka din. Okay? So, nag-transform daw ang parasite mo from cyst to trophozoite. Ang tawag sila na transformation class, excestation. Encestation, kabaliktadan. From trophozoite, naging cyst siya. Gana? Excestation, cyst to trophozoite. Encestation naman, trophozoite to cyst. Okay, encestation enters cyst form. Okay? So, wait lang. Wait lang. Bago ito ang slide. Para mag-visualize nyo. Kita na lang. Ayun na ito. Pwede ko ito. Wait lang. Patang bago na slide para makadrawing kita. Okay. Makadrawing kita dito. Okay, para ma-visualize nyo class, ang ginasabi ko na cyst, na trophozoite, diagnostic, infective, and an
Incestation, incestation. Like for example, may tawo kita. May tawo daw kita. Now, may udo. Okay, may udo daw. Okay, nasa environment ang udo. So, nano na morphological form ang makikita natin sa udo? An cyst. Okay, may cyst daw sa udo. Okay. Now, for some reason, an udo nagkao naton. Okay? Or an udo na infect an aton tubig, tas nainom naton ng tubig, so infected na kita sa parasite. Nano na stage ang nagsulod sa aton? An cyst, ha? Cyst ang nagsulod pa kadi sa aton, so ang tawag sa iya is infective. Okay, infective stage class. Siya ang infective stage sa parasite. Okay, siya ang nagsulod sa aton, siya ang na-ingest naton. Okay, siya ang infective stage. Now, pag si cyst adi sa small intestine, makakaon siya or dili? Okay, dili siya makakaon. Maka-divide siya or maka-reproduce siya or dili? Again, dili gyapon siya maka-reproduce. Kasi again, non-feeding, non-dividing ang cyst. So, para maka-feed siya, or para maka-multiply siya, ang hihimuon niya, ma-transform siya. Ma-existation siya class. Okay, from cyst, ma-transform pa tropozoid. Kasi si tropozoid, pwede siya magkaon, pwede siya mag- reproduce. Okay, now from the from cyst form naging trophozoid form kita. Okay, naging trophozoid form ang parasite natin. Now kay trophozoid na siya, pwede na siya magkaon. Okay, pwede na siya magkaon, pwede na siya magmultiply. So nano ginahimo ni trophozoid, paano siya magkaon? Okay? Now balikan tayong discussion natin sa kidneys. Okay? Dun sa kidneys class, balikan natin ito. Okay, di ba? And aton small intestine may mga villi. Okay, na-discuss ko na yun sa iyo dati, mga villi. Okay? Ina ng mga villi may mga blood vessel na. Okay, mga blood vessel na sinadamo-damo ng mga blood vessel, mga capillary. Okay, mga capillary ang mga blood vessel dira naton. Okay? Okay, ang pulusin na ng mga capillary or mga blood vessel or ang villi mismo ang pulusin na is that when a molecule, for example, water molecule, madikit siya dide. Okay? So, na-ingest daw ini siya na water molecule. Okay, ini na water molecule, masulod da sa blood vessel naton. Okay, madiretso siya pakada sa villi, tapos makada na siya sa circulation naton, magiging part na siya sa plasma. Okay? So, amin na pag water molecule. Di lang water molecule class, mga food, pwede man, mga food, mga nutrients, minerals, vitamins, etc. Maagisin na dide. Okay? Madikit sinda sa sa villi naton or sa small intestine naton, madikit siya, then masulod sinda pa kadi sa circulation. Okay, amin ang function ni villi. Now, ang problema, okay, ang problema kung may parasitic infection. So, ano nangyayari sa parasitic infection? Okay, si trophozoid class, ang ginahimo sina niya, nagadikit siya dito. Okay, nagadikit sa intestinal wall naton. Okay, nagadikit siya dida. Basically, ang ginahimo niya, ginasup-sup niya ang nutrients na ada sa aton circulation. Okay, ginasup-sup niya. Okay? So, pwede niya sup-supon kasi may mga blood vessel dida eh, may mga capillary. So, pwede niya sup-supon diretso pa ka dida. Sup-supon niya dida ang mga nutrients. Okay? Now, for example, may water molecule kita. Okay, may tubig daw. Makasulod ba siya dida or dili? Okay, class, a question. Makasulod ba ini na tubig pa kadi sa villi pareho sang kanina or dili? Okay, class, dili siya makasulod. Kay naano kasi barado. Kung nakita nyo, class, nababarahan siya sa trophozoid. Again, ha, trophozoid ini tanan, ha, trophozoid ina tanan na nagdikit. Naano kay trophozoid kasi siya unfeeding stage class. Siya, tandaan nyo, siya unfeeding stage. Siya lang ang may capability na magdikit dida tagkaunon ang nutrients. Okay? So, ini na water molecule na ni Moonsin eh, madiretso lang siya sa small intestine. Iudo lang natin siya. Kaya, di ba, kung napansin nyo na pag may diarrhea or may parasitic infection, tag nag-diarrhea, ano sa na tao, okay, nag-udo-udo siya. Okay? Matubig ang udo niya.
Okay, amo itong reason kasi ang tubig na gininom niya sa pasyente, ginudo lang niya, wara na absorb sa lawas. Okay, wara siya naging part sa plasma, wara siya naging part sa circulation naton. Okay, so nanong ginahimo pag may diarrhea talaga ang tao, pag heavy diarrhea, naga-IV, nagaswero. Okay? Para na lang ang tubig na ada sa suwero, ang mga nutrients na ada sa suwero, diretso na klas sa circulation. Di ba, nagaswero sa kamot, okay, mahanap dida sa ugat, bubutangan sa suwero, okay? Suwero ka na daw, so ang imo, ang blood, or sorry, ang tubig, or ang nutrients na adi sa suwero mo klas, diretso na pakadi sa blood circulation nyo. Dili na siya madiretso pa kadi sa vilay. Kasi no use mag diretso sa vilay. Kasi gani, barado sa mga parasite. Okay, dili siya madiretso. Or dili siya maka-penetrate pa kadi sa vilay. Okay? So, pag amin yung side view sa intestine. Okay, so amin naman yung cross-section. Hanggang sa drawing ko. Okay? Okay, so rugsin na, mga vilay daw yan siya na class. Okay? Now, ang mga parasite again, di na sinda, matarambay. Okay, kung napansin nyo, ginapuno ninday na class talaga. Kada may space, okay, may available na space, mahanap talaga sinda. Kakadaon talaga ninday mga vilay naton. Okay, kasi again, may nutrients na may mga blood vessel. Okay? So, ano na mga blood vessel na ginadrawing ko yan, ha? Okay, di na nagkakuha sa nutrients. Okay? Di na nindag na sup-sup ang nutrients. Okay? Now, adi na kita sa trophozoite. Agay na trophozoite ina siya na nagadikit ka. Sa trophozoite ina tanan. Now, makaon ane siya. Before siya mag-divide, kailangan niya ane magkaon. Okay? Now, pag nakakaon na siya, ma-divide siya through binary fission. Pag sinabi na binary fission, may usad ka na cell, magiging dua siya. Okay? From usad, magiging dua siya. Okay? So, paano yung pag-divide niya? Pwede, okay, may tulog kita na possible answers. Pwede dua na trophozoite, pwede dua na cyst, pwede naman usad na trophozoite, usad na cyst. Again, ha? Pag binary fission sa aton trophozoite, pwede siya mag-divide sa dua na trophozoite, pwede sa dua na cyst, pwede naman sa usad na trophozoite, usad na cyst. Ha? Pwede alternate, pwede pareho cyst, pwede pareho trophozoite. Okay? For example, kung pareho trophozoite, so animuun lang sila ninda, again, makadagyapod sa nandida. Hasta wara na talaga sila makapitan sa small intestine natin. Okay? For example, kung wara na daw makapitan, nano ang himuon sa parasite naton. Okay, for example, ang naton trophozoite, wara na makantuan. Okay, wara na daw makantuan sa wara na space para sa inda. Okay? Ini siya, for example, ini amo daw ini siya. Okay? Ini siya class, pwede siya mag migrate. Adre nga para tugtog na sa drop ka Bradley. Okay. Ini siya class an ato number 1, okay, amo number 1 aton. Amo si number 2. Is number 2 siya. Okay, si number 1 class pwede siya mag-migrate. Okay, from the small intestine na adi kita sa small intestine. Okay, from the small intestine pwede siya mag-migrate pagkadto sa liver. Okay? After sa liver pwede siya magkadto sa lungs or sa right lung to be more specific. After sa lungs pwede siya magkadto sa brain. Okay? So, wala yung mga common na organ. Pwede man sa heart, pwede man sa pancreas, okay? Iba-iba na organ class, pero amin yung usual talaga, liver, lungs, brain. Okay? Now, amin ang himuon niya, pwede siya mag-migrate. Again, sino lang ang pwede mag-migrate? Ang trophozoite. Ha? Bawal ang cyst. Nano kay sa trophozoite lang ang pwede mag-migrate class? Kasi, naunit igwa sa iya, may pseudopod siya. Okay? Isipin nyo nilang TL ini siya class, ha? Organ for motility. Okay? Para makahiwag. No, para siya makamigrate, para siya makahali from the small intestine, makad daw didi, so kailangan niya maghiwag. So, nano itong organ na ginagamit niya paghiwag? An pseudopod.
pod. Okay, now, si number 2, habo niya mag-migrate. Habo niya mag-effort, mag-migrate pa ka din sa liver, lungs, and brain. Ginakatamad daw siya. Ang hihimuon niya class, pag overpopulated na aton intestine, pwede siya maging cyst. Okay? Matransform siya pabalik sa cyst class. Okay? So, amin yung gina-mention ko class, sa encystation ang tawag sinin. Okay? Ini siya, excystation. Okay? So, from cyst to trophozoit. Ini naman siya class, from trophozoit naging cyst. So, encystation. Okay? So, amin ni class, aside from overpopulation, okay, take note na lang, ha? Overpopulation number one talaga, na may encystation sa sinda. pH change, for example, nag-iba daw ang pH sa natin small intestine, naging acidic siya. Pag naging acidic, dangerous ina sa mga parasites. So, ang ginahimo ninda, magiging cyst sinda. Protected sinda sa acid pH class kasi may cell wall. Okay? Food supply and available oxygen. Basically, nagbaba ang food supply and available oxygen. Okay? Pag irog sina class, mababa ng supply ninda sa pagkaon. Dili naman sinda nakakaon talaga or warat na sinda ng oxygen na nakukuha. So, instead na maging trophozoit pa sinda, nag-transform sinda pa cyst. Kasi pag, again, pag cyst, protected sinda from the environment. Okay? So, amin na siya class, ha? Pwede mag-migrate. Okay? Pwede siya mag-migrate. Pwede naman mag-encystation. Okay? Now, if maudo kita, okay? Pag maudo daw kita class, okay? Pag bago pa lang, if new, okay, bago pa lang natin udo, ang makikita mo da class kay pwede trophozoit tag cyst, ha? Tandaan nyo, pag bago pa lang ang udo, pwede may trophozoit na masabay. Okay? Pero pag old na, okay? Pag old na ang stool, cyst na lang ang makikita mo dida. Okay, nano kay cyst na lang. Una sa tanan, pwede ang mga trophozoit dide nagkamaratay na. Again, class ha, ang trophozoit dili makasurvive sa environment. Hatandaan nyo yun ha, ang trophozoit dili makasurvive sa environment. Okay? However, ang cyst makasurvive. Kinano kinakasurvive siya? Kasi may iguasan cell wall. Now, amin ang first reason, pwede nagkamaratay sinda ang mga trophozoit. Second reason, pwede nag-transform sinda. Anong tawag sa transformation from trophozoit to cyst? Encystation gihapon. O gana, an encystation class, tandaan nyo, pwede ni inside or out the body. Excystation inside lang talaga ini, ha? Tandaan nyo, excystation sa sulod lang talaga ini pwede mangyari. Bawal or dili nag-transform ang parasite sa labas from cyst to trophozoit. Basically, pag mag-transform sinda sa labas, mag-existation sinda sa labas, nag-suicide sinda. Again ha, isipon nyo na lang, mag-suicide ang parasite pag-ada sa labas kung mag-existation sinda. So, dili sinda nag-transform sa labas. Okay? Matransform lang sinda sa labas pag-encystation na. Okay? From trophozoit to cyst. So, makasurvive sinda gyapon, ha? Makasurvive gyapon sinda. Okay? So, again, encystation inside and outside. Excystation naman inside lang. Okay, now, if ginexamine mo ini, okay, ginexamine mo yung old stool, nakita mo sa microscope, okay, for example, microscope ini, nakita mo sa microscope, purus cyst, okay, purus mga bilog-bilog. Ang tawag mo sa inda is an diagnostic stage. Okay, pag old daw ang stool, ang diagnostic stage mo dida or ang makikita mo lang dida pag in-examine mo sa microscope kay cyst lang. Pero pag ini-class, bago lang na stool, okay, bago lang daw na stool ang imugin examine, okay, bago lang na stool, kikakaulo lang sa pasyente niyo, gin-examine mo, ang diagnostic stage mo dida kay both cyst and trophozoit.
Ha, klasa, tandaan nyo, pag bag-o pa ang stool, makakita ka mo sina sa tropozoid tag cyst. Pero pag gurang na, or old na, or nalipasa na ang iyo udo, cyst na lang ang makikita nyo. Tida. Okay? So, di ko nautron, ayan siya. Okay, pwede man i-replay kasi recorded video man din eh. So, kung may nadili ka mo na sabutan, i-replay nyo na lang ini siya. Okay, so, again, kailangan nyo ma-memorize ini class. Kasi ito, yan mga parasite din eh. Okay, amoy ni unusual life cycle sa mga parasite na i-discuss ko din eh. So, life cycle, dili ko na i-discuss sinina video ang life cycle sa mga parasite kasi amo na talaga yun yung life cycle ninda. Okay, amo na yun yung life cycle ninda. Okay, so, uturo nyo na lang, i-replay nyo na lang if may nalipungan ka mo. Okay? So, masunod, okay, tropozoid, uturo nyo na lang, delicate and fragile, okay? Motile sinda, nakahiwag kasi may pseudopod. They are not usually transmitted to humans. Okay, dili sinda na, napapasa from human to human talaga. Minsan lang, may paginkaon mo ang bagunas. For example, an may bag, an ulo na bago, ginkaon mo, may tropozoid into siya. So, pwede ka ma-infected to. Okay, pero unusual talaga na infective stage ka, tandaan nyo, an cyst. Okay, in siya dili talaga. Okay, minsan talaga, very rare lang na maka-infect sa yung sad na tao si tropozoid. Okay? So, si cyst naman, okay, nakikita siya sa environment, siya din an infective stage natin. Okay? So, may cell wall siya, kaya siya nakasurvive sa environment. However, may cell wall gani siya. So, ang downside niya, nakasurvive siya sa environment, nag-protective man siya sa environment, ang problema lang sa iya, dili siya nakahiwag. Okay, di siya nakahiwag class kasi wara siya sa organ for motility. Wara siya sa pseudopod. Okay? Next. Okay, mo lang incestation, excestation. Again, from cyst daw class, ha? From cyst, naging tropozoid, nag-transform pa tropozoid, ang tawag sina excestation. Excestation, diin siya nangyayari. Okay, inside the body, ha, sa sulod lang san lawas ini pwede mangyari class, ha? Sa sulod lang san lawas, while encystation pwede siya sa sulod, pwede siya sa labas. Okay, inside or outside the body. Okay, so hindi ko na-discuss class kasi life cycle man gyapon ni siya sa nusad na parasite. Okay, so miskin na mo lang gani amanin, kailangan nyo memorize lang. Okay, no, so sunod tayo ni sinda, mga intestinal tag urogenital protozoa. Again, i-memorize nyo ini sinda, tanan ni ini sinda, mga intestinal and urogenital protozoa. Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, and Balanthidium coli. Okay, let's begin with Entamoeba histolytica. Siya lang na parasite ang nagakos ang ginatawag na amoebiasis, ha? Tandaan nyo class, if nag OJT na kamo sa hospital or nag work na kamo sa hospital tas nakita nyo sa chart or nabatiin nyo ang mga nurse or ang doctor na nag-diagnose, again, sabi daw may amoebiasis ang pasyente, so amo lang ini na parasite. So, ha, si Entamoeba histolytica ang nagakos ang amoebiasis. Okay, common in conditions, intestinal amoebiasis, amoebicolitis, dysentery, and extraintestinal amoebiasis. Okay? So, ini na table, din nyo kailangan i-memorize. Ha? Dili nyo kailangan i-memorize in table. Okay? So, dili yung kulangan, kailangan nyo i-memorize dili. Okay? So, kailangan nyo i-memorize siniklas. Okay? Kasi may duwa kita na table. Kasi, ini siya na table for trophozoite, while ini na table for cyst. Okay, kaya siya duwa na table. So, sa Entamoeba histolytica, may trophozoid, tagmay, cyst. Similar characteristics na discuss ko kanina. Ini si trophozoid, siya ang imo pathogenic stage. So, ini siya. Amin niya nagakosan, sakit class. Okay, so amin niya picture. Ini sa baba. Amin niya niya picture. Ini siya, amin niya pseudopod. Ini siya na iya ikbagan ikog-ikog dide. Okay? So, nyo siya. So, tandaan nyo di class, may ingested RBC siya. Amo lang ang papatandaan ko sa iyo kan Entamoeba histolytica trophozoid. Aside sa pathogenic stage siya,
Okay, makikita mo sa iya uningested RBC, mga red blood cell. Amin na ang ginakaom sini na parasite. Kaya may ingested RBC kita. Okay, sini na picture. Ini siya klas, so ini na dark spot dili. Amin ingested RBC. Ini siya na dako na spot, amin na siya ankaryosome na ginatawag. Okay, ini o. Okay, ini na dark spot dida, amin siya uningested RBC. Okay? So, again, natandaan nyo, entamoeba histolytica siya ang maigbos ang ingested RBC. Ha? Amin na ang ginagamit niya na food source para makamultiply. Na anong tawag sa multiplication process niya? Binary fission. Okay? Kan, sis naman, ang kailangan ko patandaan sa iyo, inilang, ano sad lang dili? Si diffuse glycogen mass. Inayon na. Ayon niya na pagtanda yun siya. Okay? Si diffuse glycogen mass kita ma-focus. Okay, class? Now, si diffuse glycogen mass, amin na ang food source ni cyst. Okay? Again, na-mention ta kanina, ang nakakaon lang sa inang duwa, si trophozoite. Siya, ang feeding siya, ang multiplying stage. Si cyst naman, non-feeding, non-dividing, or non-multiplying stage. Okay? So, paano siya nakasurvive sa environment? Miss hindi siya nagkakaon. Okay, protected siya sa environment, may cell wall siya. Pero habang nagadugay, gugutumon man ini siya class. Okay, kasi organism ini. Kailangan niya gyapon magkaon, kailangan niya magkaigo sa nutrients. So nano an iya food source ini si diffuse glycogen mass. Okay? Stores food class. Okay, basically class, ang ginahimo sini na parasite ini na ingested RBC na kinaon niya. Okay, pag sobra-sobra ang nakaon niya class, ini-ingested RBC, hihimuon niya na diffuse glycogen mass. Isipin niyo bagay ng balon. Okay, bagay niyang balon class. Na pag naging cyst na siya, okay, miskin dili siya makakaon. Okay, miskin dili siya makakaon class, makasurvive gihapon siya sa labas. Okay, kasi may protection siya, may cell wall, may gapo siya balon na pagkaon. Okay, so diffuse glycogen mass. Okay, tandaan nyo ha, nakikita lang siya sa cyst. Okay, so that is believed to represent stored food. Okay, so usually nahanap siya sa young cyst. Okay, sa mga bata daw na cyst nahanap, or sa bago palang transform. So sa mga gurang na cyst, di na siya nahanap masyado. Kasi again, nauubos, nauconsume ini siya. So sa mga bata lang siya na cyst nakikita, or sa mga bago pa lang transform nakikita mo. Pero habang nagadugay na cyst, dili mo na siya makikita. Kasi kay nano, kasi ginakonsume niya na, okay? Habang nagadugay, ginakonsume niya. So pag gurang na ang cyst, wara na yun na siya na diffuse glycogen mass. Okay? So life cycle. Ang life cycle ni Entamoeba histolytica amo na naging discuss ko class. Okay? So again ha, pag may nalipungan ka mo dito, i-replay nyo lang. So amo na initanan, naging sabi ko, amo na ini ang life cycle ng Entamoeba histolytica. Okay? So clinical symptoms. Okay, so Entamoeba histolytica is the only known pathogenic intestinal amoeba. Okay, pa-memorize na siya lang, and only amoeba na nagakosan sakit sa intestinaton. Ha? Siya lang na amoeba ang nagakosan sakit sa intestine natin. Okay? So, range of symptoms depends on two major factors. Okay? Location daw, tapos extent of tissue invasion. For example, for location, hindi pala nangyayari location class, ha? Paano nangyayari? Hindi siya si location. For example, may duwa kita na tao. Okay? Duwa sinda, tas both infected sinda sa Entamoeba histolytica. Pero si number one, okay, si number one, sa small intestine lang an infection niya. While si number two, small intestine, liver, lungs, tag, brain, and iya infection class. So, sa inda na duwa daw class, sino may grabe da na symptoms kaya? Si number 1 or si number 2? So based sa location san parasite, si number 1 ang mas less, ha, mas gamay ang symptoms ini
Number 2 naman, mas grabe ang symptoms niya. Kinaano kay grabe ang symptoms number 2 kasi class kita unyo ang mga organ na affected. May small intestine ka, may liver ka, may lungs, may brain. Okay? Ang symptoms lang ni number 1 sa intestine, masakit ang intestine, masakit ang tiyan, nag-uudo-udo. Okay? Ini si number 2, maliban sa nag-uudo-udo siya, masakit ang tiyan, okay, may mga damage na sa liver. Okay, may damage sa lungs. Okay, pwede nahihirapan siya maghangos. Sa brain naman, pwede nahihirapan siya mag hiwag sa lawas niya. Kasi again, brain, siya nag-control sa lawas natin. Pwede siya mag, pag na-infect ang brain natin, okay, pwede siya mag, ang tao natin mag-cause ng paralysis. Okay, kung dili man paralysis, mga masakit ang ulo, erugsina, kung dili man erugsina, pag malala talaga ang infection, pwede mag-coma ang pasyente natin. Okay? So again, ha, pag grabe na location ang infected, mas grabe man ang symptoms. Okay? Pag confined lang, for example, ni confined lang, nasa intestine lang, may symptoms siya. May symptoms siya, pero sa intestine lang. Okay? Masakit lang. Kaya nag-udo-udo. Okay? Amo lang ang symptoms niya. So, mas less ang symptoms niya. Okay? Extent of tissue invasion. Okay? Extent of tissue invasion, tandaan nyo lang, pag mataas ang invasion or mataas ang penetration sa parasite, so naturally, mataas man ang symptom. Okay? Pero pag mababa ang invasion, okay, dili grabe nagpenetrate sa unod natin ang parasite, so naturally, mas mababa man ang symptom. Okay? Again na, pag madamo na location, damo-damo na location, grabe man ang symptom natin. Pero pag mababa na lang na location, mababa man na, okay, small number of symptom lang. Okay? So, amin na klasaan sa symptoms. Okay? So, in a 3 states of infected humans, okay, ang tao daw pag na-infect sa parasite, pwede maging asymptomatic, pwede maging symptomatic, pwede maging, oh sorry, symptomatic intestinal, pwede pa maging symptomatic extra intestinal. Okay, so, doon sa sinda. Okay, number 1 is asymptomatic carrier. Pag sinabi na asymptomatic carrier, tandaan yung tulo na factor. Pag sinabi na asymptomatic, wara ka sa symptoms. Wara ka sa symptoms, pero infected ka. May parasite sa sulod nimo. Kaya, may parasite sa sulod nimo, tapos pwede ka maka-transfer, pwede ka maka-infect sa iba na tao. Again na, pag sinabi na asymptomatic, wara ka lang sa symptomas. Wara ka lang sa symptomas class, pero may parasite sa sulod sa lawas mo. May parasite sa sulod sa lawas mo, so naturally, pwede ka maka-infect sa iba na tao. Okay? So, para maging asymptomatic ka, okay, may gawakan tulo na factors. Okay, na pwede mangyari. Number 1, parasite is a low virulence strain. Pag sinabi na low virulence class, ibig na sinasabihin, mababa ang iyak capability na mag-cause ng sakit. Okay, pag sinabi na virulence weapon. So, pag mababa ang weapon niya, wara siyang mga armas masyado, pag nakasulod siya sa tabo, wara siya iko-cause na damage talaga. Wara siya iko-cause na sakit pag na-infect ka. So, anong nangyari sina, nagiging asymptomatic ka lang. May parasite sa sulod mo, pero ito na parasite, wara sa armas. So, pag-ara siya sa sulod sa lawas mo, dili siya makakause ng sakit. Okay? Kasi wara man siya armas para mag-cause ng sakit. Okay? So, number 2, low, the inoculation in the host is low. Okay? Pag sinabi na inoculation or low inoculation to host, ibig nang sinasabihin yung class, gamay lang na parasite ang nakasulod sa imo. Okay, an example ko sini is, for example, an iyo inuman sa tubig infected sa parasite, ha? Ang ginainuman nyo daw sa tubig. Ang nangyari, ikaw, ang gininom mo na tubig o sa kabaso. Pero ang manghud mo, ang gininom lang, nagsip-sip lang siya sa tubig. Okay, gamay lang, nagsip lang siya sa tubig. So, question, sino sa iyong duwaan mas grabe ang infection? Okay? So, ang grabe ang infection dito is ikaw. Kasi usad kabaso ang ininom mo. Damo-damo na parasite ang nagsulod sa imo. Okay? Anong hod mo? Asymptomatic. Kasi gamay lang ang gininom niya na tubig.
may parasite na nakasulod sa iya, pero very low amount lang. Low inoculation ang nangyari sa mangod mo. Kaya asymptomatic siya. Okay? Ikaw naman, ginom mo ang damo-damo na parasite, so dili ka asymptomatic. Symptomatic ka na sito. Okay? May symptoms ka na may experience after mo inom mo nito. Okay? And lastly, patient's immune system is intact. Okay? Sinabi patient's immune system is intact, ibig sabihin, healthy ang immune system mo. Again, anong ginihingi mo sa immune system? Siya nag-fight sa diseases or infections sa lawas naton. Okay? So, kung mabaskog ka na tao, may tama ka na pagturog, may tama ka na pagkaon, healthy lifestyle, dili ka stressed masyado. All-around healthy ka. So, maayos ang immune system mo pag irog sina class. So, ibig sabihin sina, pag may parasite na nakasulod sa imo, pwede labanan na inasan yung immune system. Dili mo na kailangan magbulong talaga. Immune system ni mo mismo na ang ma-fight off, ang mapatay sito na infection. Okay? Kaya kung napapansin nyo class, usually, ang nagkaka-amibiasis ang mga bata, mga baby. Okay? Mga bata talaga, usually nagkaka-amibiasis. Kasi again, pag bata ka palang class, ang immune system mo sina, dili pa talaga develop masyado. Kasi bata pa lang eh. So, dili pa talaga develop ang immune system ni mo. Okay? So, ang mga gurang, nagkaka-amibiasis man, pero very rare lang. Nagkaka-amibiasis lang ang mga old people or mga adolescent, mga adults, kapag pinabayaan nila ng immune system nila. For example, grabing bisyo sa nusod na tao. May grabing bisyo, nagaparo sa garilyo, para inom. Okay? So, ang immune system niya sina, mababa, palpak ang immune system niya. So, pag nagkaigo siya ng parasites sulod sa lawas niya, dili siya nagiging asymptomatic. Pwede siya mag-develop symptoms class. Okay? Sa amin ito, tandaan nyo, para maging asymptomatic ang usad na tao, kailangan low virulence or mababa ang armas sa parasite. Kailangan gamay lang na parasite ang nagsulod sa imo. Tapos, kailangan ang immune system mo maayo. Okay? Intact or healthy. Okay? So, tandaan nyo yun na class. Okay, next. Symptomatic intestinal. Okay, symptomatic intestinal amibiasis. Okay, patients infected with EUS lytica exhibit symptoms. Okay, such as amoebic colitis and amoebic dysentery. So, tandaan nyo ni class, ha? Dua. Amoebic dysentery, tag-amoebic colitis. Pero before ina, tandaan nyo, pag sinabi na symptomatic intestinal amoebiasis, again, pag sinabi na symptomatic, may symptoms ka, okay, may visible na symptoms, nagasakit ang tiyan mo, nag-udo-udo ka, rupsina. May parasite ka sa sulod, nimo, tag pwede ka maka-infect. Again, pag sinabi na symptomatic, pag sinabi na symptomatic class, imo, may symptoms, may visible symptoms ka, may parasite ka sa sulod nimo, pwede ka makatransfer sa iba na tao. Ang kaibahan lang niya sa asymptomatic is si asymptomatic wala sa symptoms. Pero both, ha? Tandaan nyo, pag hinunga ka mo, pwede ba makatransfer sa iba na tao ang symptomatic tag asymptomatic? Okay, pwede. Pag hinunga naman ka mo, may parasite ba sa symptomatic tag sa asymptomatic? So, true gihapon, ha? Ang kiinibahan lang ninda, sa symptomatic may symptoms, sa asymptomatic wala sa symptoms. Okay? So, intestinal amoebiasis, basically, amo nin amoebiasis class. Amoebiasis na ginasabi, amo na yun eh. Okay, si intestinal amoebiasis. Basically, pag sinabi na symptomatic intestinal amoebiasis, ang symptomas or ang symptoms natin, nasa intestine only. Okay, intestine only class, ha? Pag sinabi na symptomatic intestinal, ang aton symptoms nasa intestine lang. Again na, kasi, di ba, basically, amo ini class, ang number one, adi lang sa small intestine ang aton symptoms. Okay? Ano, tandaan nyo this, sa amoebic colitis, tag sa amoebic dysentery. Amoebic colitis, amo na yun eh, ang nagasarakit ang tiyan. Okay? Masakit-sakit ang tiyan, classes nag-udo-udo. Amin is amoebic colitis. Okay, nagapiripit ang tiyan, tapos grabing udo-udo. May matubig ang udo.
However, ini sa amoebic colitis, pwede siya mag-develop. Okay, pag grabing lala na sa infection class, pwede mag-develop si amoebic colitis. Ang tawag si amoebic dysentery. Amoebic dysentery, basically, masakit ang tiyan mo, sige kan udo-udo, pero ang udo mo class, may sabay na dugo, may sabay na mucus. Basically, pag nakakita kasi ni class na udo, mapula siya, tapos, baka siyang sipon, malabnaw, aniya udo. Ha? So, amin na, amoebic dysentery. Amoebic colitis, and amoebic dysentery, makikita mo lang yun na symptomatic intestinal amoebiasis. Okay? Pag hinunga naman ka mo, diin mo na nano na organ mo makikita inindua sa intestine only. Again, ha, sa intestine lang yung mangyayari na dua. Si colitis, si dysentery. Okay? Namasunod, extra-intestinal amoebiasis. Pag sinabi na extra-intestinal, okay, may symptoms siya, pero ang symptoms mo dide outside the intestine. Nasa labas na sa intestine class ang imo sintomas dide. Basically, amon ini si number 2. Okay? May symptoms ka sa liver, may symptoms ka sa lungs, may symptoms ka sa brain. So pag maigo ka na sa symptoms, ang tawag na sa imo is symptomatic extra intestinal amoebiasis. Okay? So, intermediate basically trophocytes that migrate into the bloodstream are removed and take up residence in the liver. So, nani yung muna ito sa liver, ukotrohon lang yung daan nangyari class. Basically, ano ito di? Ang pagpuno-puno na class, okay, pagpuno-puno ng dide, nakit niyo, puno-puno na, pag mamigrate ini pa liver, ihimo niya, ukotrohon niya lang ini. Ukotrohon niya, pupunoon niya lang ang liver. Pagpuno-puno na liver, makalis siya sa lungs. Pupunoon niya naman ang lungs. Pagpuno-puno na sa lungs, wala na mga space, makakali naman siya sa brain. Okay, amo lang yung naginahin mo niya class. Okay? So, extra-intestinal amoebiasis, kailangan nyo din matandaan, amoebic pneumonitis. Okay? So, amoebic pneumonitis, basically, an imo trophozoite, makakali sa diaphragm, or sa lower diaphragm, amin na siya an organ na nasa baba sa lungs naton. Okay? Before kita makakato sa lungs, amin ang organ na nasa baba sa lungs natin class. Okay? So, amin na nag-contract or tapos nagadako tapos nagagamay habang nag-inhale exhale kita. So, okay, si diaphragm. Okay? So, ayan kita. Again, amoebic pneumonitis, makikita mo lang inikan, symptomatic extra-intestinal. Okay? Again na, amoebic pneumonitis, extra-intestinal siya nangyayari. Dili intestinal, ha? Dili naton ini makikita kan intestinal amoebiasis. Okay? Kan extra-intestinal lang. Kas, ha? Tandaan nyo. Now, ikaw pa dusan, aside from amoebic pneumonitis, may ginatawag na venereal amoebiasis. Si venereal, may dua siya na type. Vaginal and penile amoebiasis. Okay, vaginal and penile. Amin dua na klase sa venereal. Pag sinabi na venereal, sexually transmitted. Okay? Sexually transmitted. So, ini na parasite, pwede siya matransfer through sex. Okay? Pag lalaki ang nakakuha, tapos nagkato sa iyo, male reproductive organ or sa penis, ang tawag sina penile amoebiasis. Pag babae naman, ang nakakuha sini na parasite, nagkato sa vagina niya, vaginal amoebiasis. Pero again, inisinda na upat na gin-highlight ko, din yun lang nakikita, kan extra-intestinal. Hain ang iya symptoms outside the intestine. Ha? Class, tandaan nyo ini na upat. Ini na upat, extra-intestinal ina. Inindua, ano naman, intestinal amoebiasis. Okay? Pag sinabi ng extra-intestinal, symptoms outside the intestine. Amoebic pneumonitis, sa diaphragm. Venereal amoebiasis, sa sex organ. Pwede sa penis, pwede sa vagina. Okay? Labas sa intestine. Okay? Now, masunod, initial na discuss ko na ni flask shape ulcer, basically may enzymes, ha? Inisindat na ng mga bilog-bilog dito. Okay, na tanan na bilog-bilog, amo ini.
sa idalong sina na bilog-bilog amin ni class, may igwasan opening. Nano kay nagkaigwa sini na opening, puno-puno na inisan parasite di sa taas, kay puno-puno na inasan parasite di da. Anong nangyari? Para magkaigwa sina bago na space, nag-release sina mga enzyme sinira ang unod mo. Okay, dapat pa no, ang normal na unod, amo ini, yung sa baba, amo ini normal dapat. Okay, in pink. Pero, amo ganito, may enzymes na gin-release ang parasite natin, sinira, ito na pink na adididi. Okay, kaya amo ini nagkaigo luho. Okay, so makita nyo, may mga nana-nana pa ho. Okay? So, diagnosis. Okay, paano tama diagnose? Ini siya. So, kailangan mag-stool exam kita. Okay, stool exam talaga, unusual na diagnosis for entamoeba histolytica. Okay? So, trophozoit. Okay, pwede mo mahanap ang trophozoit, pwede mo mahanap ang cyst. Pero class, tandaan nyo, pa iba-iba na stool ang ma-receive today or pa iba-iba na stool. Again, pag bago pa lang or new stool pa lang, na nakita pag new stool, trophozoit tapos cyst kasi bago pa lang. Pero pag old stool na, na nakita natin, okay, cyst na lang. Nano kay cyst na lang. Number 1, pwede nagkamaratay ang trophozoit. And number 2, pwede ang mga trophozoit nag-transform pa cyst. Na anong tawag mo sa transformation from trophozoit to cyst? Okay? And cystation. Okay? Now, pag diarrheic, pag ang imo daw udo is matubig, okay, bugris, ang imo udo, trophozoit ang makikita mo dito. Ha? Pag ang imo udo diarrheic or matubig, trophozoit ang makikita mo. Pag ang udo mo naman is formed or tubul, okay, tubul daw ang imo udo, so cyst lang ang makikita mo dito. Okay? Pero, pag semi-formed, okay, semi-formed ang imo stool, pwede mo makita si trophozoit and si cyst. Okay? Nasa tandaan nyo, aside from old and new stool, dagdagan ta, diarrheic, matubig, so trophozoit lang, formed or tubul, cyst lang, semi-formed, pag semi-formed, sindan duwagi hapan, makikita nyo. Okay? So, stool sample must be examined 1 hour. Okay? So, kailangan, within 1 hour, pag nahatag sa iyo ang udo, kailangan masubmit nyo tulos pakadto sa laboratory para siya matest. Okay? So, ini-class ng mga stool, ha, tandaan nyo, ini na mga stool na na-mention ko, inatanan sin... Okay, stool. Lol. Initanan na mga stool na na-mention ko, amin ang sample. Amin ang sample. Pag ginunga ka mo na no, ang test. Okay, ang test naman is... Stool na naman. Stool exam or... fecalysis. Okay, stool exam or fecalysis. Amin ang test. Okay? Magamit lang ka mo sinindua pag intestinal amibiasis. Ha? Tandaan nyo? Magamit lang ka mo sa udo tapos stool exam or fecalysis pag intestinal amibiasis. Okay? So, question. Pwede mo ba siya gamitin pag asymptomatic intestinal? Pwede mo ba gamitin ng stool exam or stool pag asymptomatic intestinal? So, class, pwede. Ha? Pwede ka mo mag... Miskin asymptomatic ang tao, pwede nyo i-test. Okay? Again, na pwede nyo i-test ang tao, miskin asymptomatic siya, class. Okay? Pwede nyo i-test siya. Kasi nano, may gumang gihapon siyang parasite, class. Again, may parasite gihapon sa lawas niya. So, pag in-stool exam nyo siya, makakita gihapon ka mo, class. Makakita gihapon ka mo saan parasite. Okay? So, pwede nyo siya, usually, ginadayag, nagapatest yun na sinda. For example, pag may tawag sina may igwasan family member sinda na nag-udo-udo para safe sinda, pwede sinda magpa-test man. Okay? Kasi usually kasi ang iba na tao sa mga pamilya, nangyayari kasi class pag example, ang baby nag-udo-udo pero nag-question
nag-question sina usual ang mga gurang, nana daw kay ang baby ninda, tawag sina, ang baby ninda, nag-udo-udo, eh pareho man lang ang source ng tubig ninda. Okay? Nano sinda kay dili sinda nag-udo-udo. Tapos nano kay ang baby ninda, nag-udo-udo. So, ang reason sina class, kasi asymptomatic sinda. Okay? And in the baby, symptomatic, nag-udo-udo, may symptoms. Pero pag i-test natin sindan duwa, i-test natin ang parents, i-test natin ang baby, pareho kita makakita sa parasite nila. Okay? Symptomatic, tag-asymptomatic, pwede nyo i-perform sa stool exam, tag pwede nyo kuhaan sa udo. Okay? Now, amin na ha, pag intestinal amebiasis. Paano naman pag extra intestinal? Again, pag extra intestinal, nasa labas, ang imo simptomas didi. So, ang imo sample didi is hepatic. Abscess material. So, hepatic abscess material ang imo sample didi. Okay? So, nano ka hepatic abscess material? Okay, first question, pag sinabi na hepatic, nano yung na organ? Okay, this is the liver class. Ha? Pag hepatic, okay, liver ina. So, nano kay mahanap kita sample sa liver? Okay, pag extra intestinal. Kasi class, okay, after, okay, after sa small intestine na aton, an or sa intestine na aton rather, after sina, an panduwa sina ng organ na ito target, per me, sorry, di limang per me, most of the time, an una-una na organ na iya kadtuan after niya sa small intestine or sa intestine, an sa liver. Kitaon nyo class, lapit-lapit lang ang duwa, magkapit bahay sinda basically. So, from didi, makakanilang sinda, adi na kita sa liver. So, pag may nahanap didi class na parasite, makakonclude na kita na malala na infection, extra-intestinal na infection class. Okay, grabe na ang parasite niya. Okay? So, amito class, and for diagnosis. Again ha, pag extra-intestinal hepatic abscess material, pag intestinal amebiasis, asymptomatic man nina or symptomatic, ang sample mo is udo, ang test mo is stool exam or fecalysis. Okay? Now, tandaan nyo na dito eh, ini siya, metronidazole. Okay? Ayaw nyo na patandain ni sindan 2, 3, 4. Ha? Di nyo na, tandaan ni 2, 3, 4. Ha? Di nyo na tandaan ni na. Okay, tandaan nyo lang metronidazole. Metronidazole, pinaka-common na drug or bulong na ginagamit for intestinal parasitic infection. Okay, ginagamit talaga siya pag nag-amebiasis. May nang ginareseta sa doktor for amebiasis. Okay? Pwede siya sa symptomatic, pwede man sa asymptomatic. Okay, so, symptomatic intestinal, pero pwede man siya for asymptomatic metronidazole. Ha? So, again, tandaan nyo na anong ginagamit ka, entamoeba histolytica, metronidazole. Okay? So, paano ito ma-prevent ina parasite? Unang-una, okay, dili mag-inom sa contaminated na tubig. Okay, pag nag-inom ka mo sa mga tap water, okay, class, siguraduhin na initon nyo anay. Kasi napapatay man nina na parasite pag nainitan or pag ginpakuluan mo ang tubig, pwede sila mapatay ang cyst. Okay? So, aside sina, mag-udo sa tama na lugar. Okay, dili mag-udo miskin diin-diin, lalo na if infected ka mo. Okay, pag infected ka mo, sige pa ka mag-udo kung diin-diin. Okay, so, ginaspread nyo lang ang infection class. Okay? So, nano pa? Proper hygiene. Okay? Pag nag-gardening ka mo, if nagkapot ka mo sa mga sources of infection sini, for example, contaminated water, nagkapot ka mo. Contaminated na soil, nagkapot ka mo. So, after nyo magkapot sina, maghugas sa kamot, mag-sanitize, mag-disinfect. Okay? Para dili nyo ma-ingest ang parasite, ang cyst. Okay? So, aside sina, protectahan ang pagkaon from flies and cockroaches. For example, nanimo, naging maingat ka gani, para hugas ka, ginugas sa makabot mo, etc. Pero, ang imo pagkaon, gindapuan sa langaw na may daradara na cyst. Okay?
ang langaw sa tiil sa langaw may cyst, nakadikit ang cyst kasi nagkamangkamang siya sa udo. So ito na imo pagkaon contaminated na gihapon. So paging kaon mo ito siya, oh, infected ka gihapon. Okay? So pwede man unprotected sex, magamit for venereal amebiasis. Okay, so maggamit sa protection or condom. Okay? So basahin niyo na lang ini, very self-explanatory ni class ang prevention and control. Okay? So basahin niyo lang. Tapos i-analyze na nung kailangan inisinda ng mga factors. Okay? So, masunod is Georgia intestinalis. Okay, may tulo siya na pangaran. Georgia intestinalis, Georgia lamblia, and Georgia duodenalis. Okay, may tulo siya na pangaran. Parareho lang yun ang sinlatanan. Okay? Now, trophozoite and cyst. Again, may trophozoite at may cyst form siya. Ha? Tandaan nyo, may trophozoite at may cyst siya. Na anong karakteristik ni trophozoite? Tandaan nyo lang, old man with glasses, tapos may flagella siya. Okay, so may flagella siya class. Kanina an organ for motility naton, organ for motility sini is pseudopod, ha, tandaan nyo. So intamoebae histolytica may pseudopod, amin ang panhiwag niya. Yan na naman kan Georgia lamblia, an iya panhiwag naman kay an mga flagella niya, ha? Wara siyang pseudopod class, nano ang igwa niya, flagella. Okay? Tapos, nano niya mode of motility? Falling leaf. Okay? So, ilog siya sini class, ha? Kataan nyo. Ilog siya sini maghiwag sa microscope. Okay? Baga siyang leaf. Okay? Nahuhulog na dahon. Nag-sway-sway siya. Okay? Again, ha? Tandaan yung trophozoite niya, old man with eyeglasses. Okay, taon nagkanaton. Okay, baga siyang gurang na tao, tapos may mata, tapos may salamin. So, I mean, actual image na class. Okay, baga siyang gurang, okay, may mata, tapos may suru salamin siya. Okay? So, I mean siya class, ang trophozoite niya. Okay, again na, old man with eyeglasses, may flagella, tag falling leaf, motility. Okay? Now, for cyst. Si cyst, tanda yun lang siya an infective stage. Okay, tapos aside sini, ini siya si pathogenic, ha? Again, trophozoite siya ang pathogenic stage today. Okay, hindi naman cyst siya, infective naman. Okay? So, life cycle niya, very similar kan entamoeba histolytica, ha? Very similar sinda. Usad lang ang iniba ninda klasa, usad lang. Okay? Ang iniba ninda, okay, class ang gin-iba lang nindan duwa, kay ini siya si Georgia lamblia, dili siya nagamigrate sa iba na organ, ha, dili siya nagamigrate sa intestine lang ini, ha, sa small intestine lang ini class, ha, dili siya okay, dili nagamigrate class ang Georgia lamblia. Kung kanina sa intamoeba histolytica nagakadi sa livers, nagika sa lungs, sa brain, si Georgia lamblia dili, ha, si Georgia lamblia dili siya nagamigrate class. Again, hain lang siya nakikita sa small intestine lang, ha, sa small intestine lang siya class na nakikita. Wala siyang capability na mag-migrate. Now, diseases. Okay, number one is Georgiasis, okay, udo-udo or traveler's diarrhea na kinakos ni Georgia lamblia. Okay, so diarrhea, abdominal cramps, maskitantian, anorexia, basically nagaparayat kasi na rotten egg smelling flat shoes, and steatorrhea. Okay, Georgiasis, basically udo-udo na ginakos ni Georgia lamblia. Okay, paano nangyayari? Okay, other term is traveler's diarrhea. So ini siya, usually nakukuha ini talaga sa mga western na tao, mga westerner. Okay, mga sa Amerika, sa Europe. Kung napapansin nyo class, inasin din ang mga katauhan, mahilig sinda mag-travel, mahilig sinda mag-hiking, mahilig sinda mag-camping, irog sinda sa mga nature. Okay? Ganyan kasi sina class ninda, makakita lang sinda saan malinis na tubig. Okay, makakita sinda saan malinis na tubig or pond or lake, kahit bagan kuro crystal clear, iinom mong tulos ninda. Ano ba sinang dili na ginapainitan? Kasi crystal clear eh. Tapos hali man kan Mother Earth. So, nanon mali sina. So, ang nangyayari class, okay, ito gali na gininuman din na tubig. Infected
sininaparasite. Okay, infected sininaparasite class. So nangyayari, nagkakasakit sinda, nagaudo-udo sinda. Okay, nagkakaigo sinda sa giardiasis or traveler's diarrhea. Okay, again na, usually mga camper inisinda, mga hiker, mga mountaineer. Okay, so amin na class, ang giardiasis. Okay, gay bowel syndrome. Gay bowel syndrome, nangyayari siya in unprotected sex in homosexual men. Okay, pag homosexual men, tas nag-unprotected sex sinda, so pwede matransfer. Okay, from one person to another. Okay, pero class, itong lalaki na nagsulod, okay, on top, okay, ang tao na nagsulod, dili siya infected, ha? Again, i-explain ko lang. Diba, si mga ano ka mo? Okay, for example, ini siya, okay, aminian positive, amin infected. Now, when iya partner, okay, iya partner, ang intercourse sinda, amin iya nagsulod, ha? Amo si number 2, okay, amo ang nagsulod. So, ini siya, positive naman ini sa parasite. Pero, asymptomatic siya, class, ini symptomatic. Kaya na, ano, ang parasite, nagsulod lang sa iya penis. Ha? Sa penis lang niya nagsulod. Asymptomatic carrier siya. Now, if makipag-sex siya, okay, sa iba na tao, si number 2, makisex siya ka number 3, ini siya, magiging positive, magiging symptomatic. Kasi again, isusulod niya sa anal region niya. From the anal region, pwede mag-migrate ang parasite pakadto sa intestine. So, ini pwede maging symptomatic. Okay? So, amin na class, pag-gay bowel syndrome. Pag-symptomatic carrier naman, very similar siya sa sinabi ko kanina. Ini siya class. Ang asymptomatic dida, amo man lang yun eh. Okay, amo lang yun siya class. Ang asymptomatic niya. Okay? So, diagnosis, tandaan nyo lang stool exam. Okay, ayaw nyo na pagtandayin ni Sinda. Okay, stool exam. Okay, stool exam lang ang tandaan nyo dito class. Okay? So, again, na stool exam, amo diagnosis for Giardia lamblia. Okay? Sa epidemiology, found worldwide, cis is resistant to chlorination. So, dili daw napapatay sa chlorine and cyst class. Okay? So, transmitted by eating contaminated fruits. Okay? Paano siya na contaminated fruits? Basically, ang tubig na ginagamit mo para linisan ini ng mga prutas is contaminated. So, paglinis mo sa gamit ito na tubig, contaminated naman ani mo prutas. Okay? So, high-risk individuals, children, people living in poor sanitary conditions, travelers, and campers, ha? Pag travelers and campers, giardiasis or traveler's diarrhea. Pag homosexual male naman, nalina siya class ng sakit, gay bowel syndrome, ha? Again, pag giardiasis, mga traveler, mga camper, hiker, etc. Pag gay bowel syndrome naman, homosexual male. Okay? Ano yung mo tao didi? Okay? So, treatment, again, usad lang ang i-memorize nyo si metronidazole. Okay, metronidazole ay i-memorize niyo. Okay? So, paano natin ma-prevent ini? Number one, unang-una sa tanan, dili mag-inom sa kunano na tubig. Okay? Magbalon dala agad sa kung gusto nyo magkuro camping, okay, magkuro hiking, magbalon ka mo sa matubig. Pero kung maubusan ka mo tubig, tapos waragat ka mo choice, mag-initon nyo anay at inumon nyo na tubig. Ha? Before nyo, inumon. Okay? Number 2 is practice per, personal hygiene. Okay, good personal hygiene. Linis tama, dili magudo kundi indiin. Lalo na if infected ka, dili ka magudo kundi indiin. Okay? Para dili mo magina spread an infection. Okay? So next, Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis, this is not an intestinal pathogen class. Dili siya intestinal pathogen. Okay, dili siya intestinal pathogen. So, din siya makikita class, urogenital. Pag sinabi na urogenital, sa male and female sex organ. Again ha, dili siya makikita sa intestine class, dili siya nakikita sa male and female sex organ. Okay? Sa penis or sa vagina. Okay, sa penis or sa vagina siya nakikita. Okay? So, infection, okay, is through
or mode of transmission is through sexual intercourse. Okay, sexual intercourse daw class ang main mode of transmission. Okay? It is isolated from the urethra and the vagina of infected women or sa prostate gland sa infected male. Okay? So, aside class sa sexual intercourse, kasi amin and main, amin pinaka prominent, ha? Prominent na infection ang sexual intercourse talaga. Okay? However, pwede man siya matransfer through clothing or toilet articles. Okay? Basically, nangyayari sa class, for example, sa clothing, ang infected na babae. Okay? Ang panty niya contaminated sa parasite. Ito na panty ginpahoram niya sa iba. Okay? Ito siya na ginpahoraman niya, infected naman. Okay? Basically, fomite. Okay? Mga fomite. Mga non-living thing. Okay? Pwede dito. Okay? So, aside sa male and female, pwede man infants. Okay, again, ha, pwede infants ma-infect dito. Okay? So, mangyayari lang ini siya, ma-infect lang ini infant pag infected and mother. Ha? Tandaan nyo, class. Pag infected and mother, okay? Pwede ma-infect an infant. Pero pag dili infected an mother, so dili siya ma-infect. Ha? Ma-infect lang an bata or a newborn pag positive an mother. So, any class, okay, trophozoite and cyst, okay, very unique characteristic ni T. vaginalis is wara siya sa cyst, class, ha, wara siya sa cyst. Now, question, sino an infective stage? Sino na parasite? Si trophozoite, class, okay, si trophozoite sa iyatanan, siya an infective, siya an diagnostic, siya an pathogenic, okay, kasi wara man kita ang cyst, so sa iyatanan, okay, so ini may flagella. Okay, may flagella siya, same kan Giardia lamblia. Again, ha, flagella niya organ for motility. Tapos, rapid jerky, or tumbling motility. Okay, aminin niya paghiwag. So, there is in a class, okay? So, legally ba siyang kiti-kiti? Okay, kaibahan. Ay, medyo kadiri siya kataon sa microscope. Okay, so aminin siya. So, miskin ka mo, kasi makita nyo yun ni Klaso. Okay, so mandidiri ka mo sini pag nakita nyo. Okay? So, premium ako nangingirabo sini pag nakakita ako. Kasi, para nandidiri talaga ako sini na parasite. Okay? Sana siya, unrapid jerk. So, makita nyo, okay, grabe sinda baghiwag. Tapos, ayos, sige yung tumbling. Sige yung turo tumbling nyo. Turo talibod. Okay? So again, panon main mode of transmission sini is sexual intercourse. Sino ginapasa-pasa? Si trophozoite. Okay, pwede siya tuna babae pakadi sa lalaki or tuna lalaki pakadi sa babae. Okay? So, infection pwede sa men, pwede sa infant, pwede sa babae. Okay, sa men ana kita, men okay, usually asymptomatic, ha? Pag ang lalaki na infect sini, usually asymptomatic sinda. Waran symptoms. Again, pag sanabi na symptomatic, wara san symptoms, pero igwasan parasite, tapos may capability na mag-transfer from one person to another. Okay, amin na pag sinabi na asymptomatic. Okay. However, ha? However, pag naging symptomatic na, ha? Pag naging symptomatic na ang lalaki, tandaan nyo lang, nagkakaigwasin na sini na symptom. Okay? Persistent recurring urethritis is the most common symptomatic form. Amoy ni ang pinaka-common na symptom pag ang usad na lalaki naging symptomatic na. Klasa o tronco. Usually, ang mga lalaki asymptomatic talaga. Wara sa infection. Okay, wara sinda ng Sorry. Usually, wara sinda sa symptoms rather, ha, wara sinda symptoms. Pero pag naging symptomatic na sinda, okay, pag naging symptomatic na sinda, ang symptoms ninda amo ini si persistent or recurring urethritis. Okay? Basically class, ang nangyayari sini pag nagaihi an sa lalaki, masakit. Okay? Pag sinabi na persistent, perni masakit. Pag sabi na recurring, kaya na masakit, minsan dili, minsan masakit, pawara-wara ang sakit.
Okay? Sa amin na, for symptomatic men, ha? Again, pag hinunga ka mo, nano and most common symptom for symptomatic men infected for T. vaginalis, persistent or recurring urethritis. Okay? Pero pag hinunga naman ka mo, nano and most common condition sa infected men sa T. vaginalis, usually asymptomatic sinda. Okay? Pag naging symptomatic sinda, amo lang sinda ma-develop sa persistent or recurring urethritis. Okay? Now, for infants. Okay, for infants, natatransfer siya through vertical. Ha? Tandaan yung class, vertical transmission ini. Okay, vertical. Male and female kay sexual intercourse. Pag infant naman, vertical transmission. Okay, pag sinabi na vertical transmission, i-correct ko lang ito, ha? Pag sinabi na vertical transmission, when infected, when the baby passes through the birth canal. Okay? Pag sinabi, di ba class sa notes nyo sa lecture 5, nakauropod si congenital vertical tag-transplacental. Okay, class, namali ako sinaha. Pag-correct ako sa notes niyo. Okay, sabihin ko siya otro, ha? Pag-correct class. Okay, mali na ako nabutang dito. Okay, amin nakabutang sa notes nyo. Dapat class, wara si vertical dito. Dapat sinda lang talaga na doon. So, congenital, tagsi transplacenta. So, paano siya ginapasa? Via placenta. Okay? Via placenta siya. Ang transfer sa parasite. Pag vertical naman class, pag sinabi na vertical, when baby passes birth canal or during labor class matatransfer. Again, pag sinabi na congenital, kung amin ng imo womb, amin ng imo baby, okay, so ini class na umbilical cord niya or placenta dida masulod an parasite. Okay, dili masulod an parasite sa umbilical cord. Pag sinabi na vertical, okay, pag sinabi naman na vertical transmission class, okay, nangyayari sina, okay, kung amin ni an imo birth canal ang parasite dididim nakikita. Okay, so dili si T. vaginalis nakikita class sa birth canal. Okay, kung amin ng baby, okay, pag-agi da san baby, makukuha niya ini siya class, ha? Vertical during labor, pag congenital tag-transplacenta, okay? Nasa sulod pa san mother, okay? Sa placenta, nagasulod ang parasite, okay? So, balik kita. Again, pag baby, vertical transmission. Pag men, okay, sexual transmission ini siya, okay? So, hanggang kita. So, pag baby, pwede ka mag-develop conjunctivitis and respiratory infection. Conjunctivitis, basically, an imo parasite nagkadto sa mata. Okay? Pag-agi niya sa birth canal, okay, so dili siya nakamuklat siya paglabas, okay, ang parasite nagkadto sa mata niya, ma-develop conjunctivitis. Pag ang parasite naman na-inhale niya, amin na ma-develop the respiratory infection. Again, pag na-inhale ang parasite, respiratory infection. Pag nagkadto sa mata, conjunctivitis. Okay? Now, for women. Okay, for women. Okay, for women. Okay? So, minsan, asymptomatic sinda. Minsan, asymptomatic sinda. Pero usually talaga, class, symptomatic ang babae. Ha? Uturong ko. Ang mga lalaki, usually asymptomatic, warang symptom. Kabaliktadan sina ang mga babae. Pag ang babae nagkaigbos ni na parasite, usually talaga symptomatic sinda. Okay? So, nanong tatandaan nyo? Nanong symptoms sa babae? Okay, discharge. Pag may discharge na foul smelling and greenish-yellow foul smelling discharge. So, may nanak-nanak na nagalabas sa inda vagina. Okay, may discharge sinda. So, again ha, pag symptomatic ang babae, may discharge na foul smelling and greenish-yellow. Okay, baga nanak na nagalabas. Okay? Tapos, tandaan nyo din, may strawberry cervix. Okay?
Strawberry cervix, basically, grabe ang irritation, okay, grabe ang irritation sa cervix ninda na pula-pula siya, baga siya ng strawberry and color. Ang may napag niya nasabi na, strawberry cervix, okay? Now, for lab diagnosis, again, nano ang diagnostic stage sini? Anthrophozoite. Ha, nano kay trophozoite ang diagnostic stage sini lang? Bawal ang cyst? Kasi again, wara man siya sa cyst. Okay, trophozoite man lang siya. Okay? So, samples. Nanong pwede na sample? Pwede vaginal or prostatic secretion. Okay, vaginal discharge. Semen, pwede man dide. Urine. Okay, urethral discharge. Okay? So, class, based on my experience, hindi ko siya nakita sa iihi. Dili pa ako nakakita sina sa vaginal or prostatic. Wala pa man ako nakaprocess ng vaginal or prostatic or semen. Wala pa ako nakaprocess nina na sample. So, usually sa urine ko siya nakikita, class. Okay, sa ihi. Kasi, ang mga nagapatest sin sa hospital, usually, is akala nila UTI lang. Okay, akala nila UTI, makakala sin sa hospital para makapareseta sinda sa bulong. Maka-antibiotic sinda, basically. Ito gali, pagpa-test ninda, okay, pagpa-test ninda, nakikita sa ihi ninda amin eh. Amin nakikita sa ihi ninda class. Okay, pag irog sina, bilin na antibiotic sa niyahatag sa pasyente. Okay? So, niyahatag datan sa pasyente para mag-ayos sinda is metronidazole. Okay, metronidazole ang iahatag sa inda. Okay? Is given to the patient as well as to his partner, his or her partner, to prevent ping-pong infection. So, ping-pong infection, ano ibig sabihin sina? Okay, so, wait lang, before kita mag-ping-pong infection, again, treatment niya gihapon, metronidazole. Ha, metronidazole gihapon, iya treatment. Now, paano nangyayari ang ping-pong infection? Okay, for example, okay, sila babae, okay, positive si babae. Pag may positive si babae, symptomatic or asymptomatic? Okay, symptomatic. Okay, so, pag si babae, okay, nag-sexual intercourse sinda, pwede siya mapasa pa kayo sa lalaki or dili? Okay, pwede. So, pareho na sinda, positive na sinda duwa, pero ini asymptomatic lang. Okay, again na, pag lalaki, asymptomatic, pag babae, symptomatic. Okay? Now, after na mag-sexual intercourse, in a few days, nagka-greenish-yellow discharge ang babae. Okay, nag-greenish-yellow discharge daw, may strawberry cervix. So, nag-worry sinda. Nagpa-test ang babae. Okay, pagpa-test ang babae, nakita sa ihi niya ini. Okay, nakikita sa ihi sini. Okay, so na-diagnose naton, may trophozoite. So, aram naton na infected ang babae. Now, pag infected ang babae, nire-reseta sa doktor, again, metronidazole. Okay, metronidazole ang iahatag na bulong. Now, nagbulong ang babae. Okay, nagbulong siya in a few days, okay, negative na siya. Okay, negative na. Now, para i-celebrate ang pagka-negative niya, nag-sex utrosinda. Okay? So, nanong yun na, pwede ba ma-transfer ang parasite from male, pakadi sa female? Okay, class, pwede siya ma-transfer. So, nagbalik pakadaan infection sa iya. So, amin ang ginatawag na ping-pong infection, class. So, pwede magbalik-balik ang sakit. Okay? So, nano dapat ang himuunta? Nano ang paano ang proseso sa pag-treat sini na tao? Kailangan, metronidazole is given to the patient as well as to his or her sexual partner or partners. So, dili lang ang babae ang mabulong, pati man dapat ang lalaki. Kailangan negative, ha? Kailangan, bago sinda mag-sexual intercourse, kailangan negative sindan duwa. Okay? So, amin ang klasa, ping-pong infection. So, paano tayo ma-prevent ini? Okay, very straightforward, practice safe sex. Okay? Magamit sa condom class, kasi kung mag-condom man, dili siya matatransfer from female to male. Ha? Dili magkakaigwa ang lalaki if mag... dili mapapasa na lang. Okay, dili siya mapapasa pakado sa partner mo or pakada sa imo if lalaki ka man if nag-condom. Okay? So aside sina
maintain the acidic pH. Again, acidic pH, habusin ang mga parasite. Okay, pwede sila daw sila mamatay. Okay, so girls, maintain acidic pH, pero ayaw mapakasobra. Kasi mabaraho, iba naman nila nasakit. And ada sa acidic pH. So, i-maintain lang an acid na pH. Okay? So, last parasite for intestinal and urogenital protozoa, si Balanthidium coli. Okay, si Balanthidium coli, gusto siyang ba-ba. Ito sa mouth called the cytostome. So, amin eh. May buro ba-ba siya, class? Makita nyo? Ano ako? Ini. Ayan, buro ba-ba niya. Amin ang cytostome, class. Ay, cytostome. Again, ha? Kaninong lang yun yung makikita, kan Balanthidium coli. Okay? So, ini siya, may cyst, tagmay trophozoite. Again, may cyst siya, tagmay trophozoite. Ha? Again, may cyst siya, tagmay trophozoite. Sinon infective stage, and cyst, sinon pathogenic si trophozoite. Okay? Aside sina, this is the largest protozoa. Again, siya lang, siya ang pinakadako na protozoa na nag-infect sa tao. Okay na? Siya ang pinakadako na protozoa na nag-infect sa tao. And siya lang, only protozoa na may cilia or ciliated. Nakikita nyo klas ang picture niya. Okay? So, ini. Cilia. Okay, buhok-buhok. Aminan i-organ for motility. Again, ha? Si Balanthidium coli may cilia. Okay, amin yung organ for motility. Again ha, si Balanthidium coli, para makahiwag siya, kailangan niya saan? Cilia. Okay? Kanina naman, si Trichomonas vaginalis, tag si Giardia lamblia, para makahiwag ang trophozoite ninda, kailangan saan? Flagella. Okay, kailangan saan flagella. Si ano naman, si Entamoeba histolytica naman, para makahiwag ang iatrophozoite, na ano ang kailangan sa trophozoite niya? Pseudopod. Okay? Ini naman si Balanthidium coli, kailangan niya sa cilia. Okay, again, natandaan nyo, may ba-ba siya, cytostome ang tawag, may cyst, tag may trophozoite siya, siya ang pinakadako na protozoa na naka-infect sa tao, tag siya din, siya lang, okay, siya lang, and only pathogenic protozoa na may cilia. Okay, so this is found worldwide. So most important reservoir, okay, of this parasite is pigs. Okay, pigs, ang pinaka-importante na reservoir, sinini, Balanthidium coli. Okay, pag sinabi ng reservoir class, may development or wara. Okay, iwasan development. Again, na-mention ko na yun, di ba, sa lecture 5. Sana na-memorize nyo ito, class. Ha? Reservoir. Nagadara siya sa parasite, tagmay, iwasan. Development na nangyayari. Okay, most important reservoir, pigs. And occasionally, mga monkeys pwede man. Okay. So, ini class na parasite, usually, nakukuha ini siya sa mga hog breeders or mga may piggery. Okay? So, usually, pag may piggery, usad na tao, tas dili sinda sanitary sa inda babuyan, nagkakaigo sinda sine. So, naano ang nangyayari sine? For example, may baboy ka. Okay, may baboy ka daw. Okay? Ang baboy mo nag-udo. Okay, nano an makikita mo sa udo sa baboy and cyst. Okay? Now, ini na udo nagkadto sa ginainuman nyo sa tubig. So, sa tubig daw may mga cyst na dida. Now, ikaw okay, ikaw gininom mo siya. Gininom mo ini na tubig, so may cyst ka na. Okay, pagkagana sa lawas mo, magiging trophozoite, minatrophozoite, kakaunan imo nutrients, binary fission. Okay? So, ini siya, pwede siya mag-migrate, class. Okay, pwede siya mag-migrate
pwede maging cyst, ha? So ini siya, baka siya si Intamoeba histolytica man lang class. Okay, pwede siya mag-migrate, okay? Kanina si Georgia bawal mag-migrate. Ang pwede lang mag-migrate didi si Balantidium coli tag si Entamoeba histolytica. Okay? So nanon mangyayari if maudo ka? Okay? If maudo ka, again, pwede mo masabay dida si trophozoite or si cyst. Okay? Now, okay, ginkaon, for some reason, ininaudo, nakadto sa kaunan san baboy. Nakadto sa kaunan san baboy. Okay? Nano ang mangyayari sa sulod niya? Okay, na-ingest daw niya ang cyst. Okay, na-ingest daw niya ang cyst. Nano ang mangyayari si Naklas? Ma-develop ini na cyst or dili? Okay, ma-develop ini na cyst or dili? Again, class, ma-develop ini siya. Ha, nano kay ma-develop? Paano today? Ma-develop ini siya, class. Kaya nano kay ma-develop kasi reservoir ang tawag sa iya. Again, ha? Kasi reservoir ang tawag sa iya. Ayan ito. Ayan, sa lecture 5. Para ma-visualize nyo, class. Ayan ito, sa ano. Diba, sinalimot na kung sa reservoir. Ayan ito dyan. Reservoir ka na. Reservoir na. Astag. Ano ba ito dyan? Ade. Okay, reservoir host harbors the parasite, allows parasite life cycle to continue. Okay, reservoir host. So, didiklas ang reservoir natin mga baboy, pigs. So, from cyst, ma-develop gyapon siya pa trophozoite class. Kung ano ang nangyari didi sa tao, uutruhon niya lang didi. So, pag maudo ang baboy, pwede may cyst dida, pwede may trophozoite. So, amini ang life cycle niya, class. Okay? So, bagala siyang Entamoeba histolytica, gindagdagan ta lang sa baboy. Okay? Monkey, baliyan niyo lang monkey didi. So, instead na baboy, baboy. Instead na baboy, diba monkey? Monkey ba yun eh? Monkey. Okay? So, instead na baboy, pwede man monkey. Okay? Pwede monkey, pwede baboy. Pero usually, mga baboy talaga yun eh. Okay? So, again, natandaan nyo, important na reservoir niya mga baboy. Okay? So, again, uturong ko lang, ini na parasite, common ini sa mga tao na may piggery. Ha? Take note, class. Common talaga ini sa tao na may mga piggery tapos dili sinda malinis sa inda tag sina sa inda system. Okay, ang mga ulo sa baboy nagkakaralat, kuno nanalo lang ginakaom sa mga baboy, wara sa tama na daluyan sa tubig, ang tubig na inuman nila kay halapit sa ginauduan sa baboy. Okay, so nagkakaigo sina sina parasite. Okay? So, sa diseases, ayaw nyo na i-memorize ini na acute tag chronic. Okay, ma-focus kita kang balantidiasis. Okay, si balantidiasis, okay, udo-udo na ginakos ni Balantidium coli. Kanina, amibiasis, udo-udo na ginakos ni Entamoeba histolytica. Giardiasis, udo-udo na ginakos ni Giardia lamblia. Okay? Now, yan na, kang Balantidiasis. Sino ang nagkakos ang udo-udo? Si Balantidium coli. Okay? Si Balantidium coli ang nagkakos ang udo-udo. Naka, di ko ma-erase. Nag-alag ako. Okay, Balantidiasis. Okay? So, most are asymptomatic. Again, pag sinabi na symptomatic, waran symptoms, waran sila symptomas. However, pag naging symptomatic na, okay, pag naging symptomatic na ang tao, nagkaka-amoebic dysentery.
So, baka siya yung tamibay stilitika class. Udu-udu na nagakos na may sabay na blood tag mucus. Again, ha? Usually, wara sindan symptoms, asymptomatic. Pero pag nagka-symptoms na sinda, nagkakaigwa na sindasan, amoebic dysentery. Okay, udu-udu na may sabay na tawag sina blood and mucus. Okay, blood and mucus class. Okay? Tapos again, sinabi ko kanina, pwede siya mag-migrate. So ini siya pwede mag-extraintestinal. Pero rare lang class. Rare lang ina siya na occurrence, pero pwede mangyari. So, liver, lungs, mesenteric nodes and urogenital tract. Okay, pwede siya mag-migrate. Pero very rare kasi intestine talaga ang paborito niya. Nang nag-migrate lang gihapon siya if grabe na, if taas-taas na or damo-damo ng parasite sa imo intestine, amo siya ma-migrate. Okay? Now, paano ta ma-diagnose? Okay, pwede mahanap mong trophozoite. Pwede mo mahanap ang cyst sa stool. Again, stool exam na itong ginahimo dito. Okay na? Kung trophozoite lang ang nakita mo, edi trophozoite lang ang diagnostic stage. If cyst lang ang nakita mo, edi cyst lang ang diagnostic stage mo. Pero kung sindan na duwa, edi sindan duwa, ani mo diagnostic stage. Ha? Now, for treatment, may duwa na recommended drugs. Oxytetracycline, tapos iodoquinol. However, metronidazole, pwede siya alternative. Pero class, ani pa pa-memorize ko sa iyo ini. Okay? Si metronidazole, ayaw nyo i-memorize dito. Ha? Dili si metronidazole. I-memorize dito. I-memorize nyo yung duwa. Kasi amin recommended na drugs. So, kung ano recommended, amin rin ipaprioritize natin. Okay? Again, ha? Sa convalentidium coli, oxytetracycline, tag, iodoquinol, ani i-memorize nyo. Si metronidazole, pwede man. Okay? Pwede siya alternative. Okay? Pero, i-prioritize natin pag-memorize ang mga recommended anay. Okay? So, oxytetracycline and iodoquinol for Balantidium coli. Okay? So, paano natin ma-prevent ini? Again, proper hygiene. Okay? Ang mga maghugas, ang kamot, pag nagkapot sa mga ulo sa baboy or nagkapot ka mo sa baboy, ang mga ulo sa baboy, isanitize sa maayo, dapat may maayo na drainage system sinda, ang tubig natin dapat very far from the feces of pigs. Okay, tas ang ulo man natin dapat dili makakadto sa inda. Okay, dapat may maayo na sistema sa mga may piggery. Okay, para ma-prevent natin ini na infection. Okay? So, amin to class. And last okay, last slides ini na topic for protozoa part 1. Okay, so ini madali-dali lang ini na topic. Again na, in protozoa part 1, mas madali ini compare sa part 2. Okay, sa part 2 kasi kalaba-laba, kaya siya malisod talaga. Okay? But in part 1, okay, kung ma-memorize nyo, na-analyze nyo ini siya, okay, discuss ko naman bagay ini class, so kadamuan sa iyo, i-review na lang ini na na video. Okay? So kung nakapamati ka mo dati sa akun, sa discussion ko, sa face-to-face discussion ko, so madadalian na lang ka mo sini. Okay? I-apply nyo lang or i-review nyo lang. Kung may mga dili ka mo nasabutan dati sa nag face to face kita, okay, sabutan nyo yan na sa pagkita nyo sila na video. Okay? So, amo lang ito class. So, amo lang ini an protozoa part 1. Okay? So, thank you for listening.